The Philippine government says it's ready for possible impacts of the Ukraine-Russia conflict on the country's healthcare system. Malacañang says the country still has enough vaccine supply. It's also optimistic there will be no delays in the deliveries or reformulated jabs for younger children. As for the health department, it says the country was able to secure enough medical supplies used to treat COVID-19. Sa mga ibang medical technologies katulad po ng mga gamot para po sa COVID-19, ang kagandahan po nung atin pong nagkaroon tayo ng sitwasyon na Omicron dito sa ating bansa, kahit papaano po ay nakaroon naman po tayo ng mga negotiations at commitment, no, galing po sa manufacturers, nagkaroon tayo ng stockpiling. Ayan po yung tinatawag that we were able to prepare. So hopefully, hindi tayo maapektuhan. Kung maapektuhan man, handa po ang ating healthcare system para po dito po sa mga kakailanganin natin kung sakasakali magkakaroon po ng ganitong epekto sa atin pong pagdidistribute ng ating logistics. The Philippines' labor chief denies reports some overseas Filipino workers in Hong Kong were fired after testing positive for COVID-19. A report earlier claimed nearly 70 domestic helpers in the city were homeless and sick, citing data from several groups. But Secretary Silvestre Bello III asserts Filipino workers there are in good condition. Hindi po sila driven out. Na they were asked to go to a facility where they will be properly treated. There is already a health protocol in Hong Kong imposing a fine of 300,000 Hong Kong dollars to any employer who will terminate his worker because of COVID. The new normal set to begin in Metro Manila tomorrow, March 1st. Government will place the capital region and 38 other areas under the least stringent COVID-19 alert level. This means public transport vehicles and establishments will be allowed to serve at 100% capacity. The public, however, is still required to wear face masks and to observe physical distancing. Contact tracing and the use of health declaration forms will no longer be necessary in establishments. Meanwhile, the Metro Manila Development Authority is looking to expand the number coding scheme, which is currently only being implemented from 5 to 8 p.m. on weekdays. So, nakikita na po natin yung pagbigat ng trafiko at yung pagdagdag ng volume ng mga sasakyan, hindi lang po sa EDSA, kundi sa buong Kamaynilaan. Kaya po ang gagawin po natin, sir, kukunin lang po natin yung volume count once sa level 1 comes in. May kita nyo po noon, 5 to 8 ang number coding namin. We're thinking of we might be putting one in the morning, mga 7 to 9. But this will be based on the data that we will be getting once level 1 comes in. The Philippine Health Department clarifies the country's COVID-19 situation has not reached the endemic stage just yet. Health Undersecretary Maria Rosario Vergere says the country is still in the process of safely transitioning to the new normal. She also warns against complacency as the threat of the virus remains. Hindi pa ho tapos ang pandemya. Hindi pa rin po tayo dumarating dun sa sinasabi nating endemic state. Naandito po ngayon tayo sa level ng ating sitwasyon kung saan we are transitioning dito po sa gusto nating marating na new normal. Tayo po ay nagpe-prepara, hindi po dahil naging alert level 1 na ay not preparing po tayo. Ang endemic state po, hindi po nangangahulugan na wala na pong gagawing aksyon ng ating gobyerno para maproteksyonan ang ating mga kababayan. Pangalawa, ang endemic state din hindi nangangahulugan na ang virus ay naging mas mild o ang virus ay nawala. Ang ibig sabihin po ng endemic state, ang virus ay naandyan na, kasama na po natin dito sa ating buhay. Ngunit acceptable na po ang mga numero ng ating mga kaso. Vergere also says stricter COVID-19 measures may again be implemented in areas under alert level 1 if the number of severe infections and hospitalizations increases.
yun pong ating alert level system, kahit po tayo ay nag-de-escalate na to alert level 1, is still in effect. So ibig sabihin po, kung sakasakaling dadating tayo sa punto na tayo po ay magkakaroon uli ng pagtaas ng kaso, kapag nakita po natin na yung utilization po ng ating mga ospital ay napupuno, yan po ay magiging sinyalis po para sa atin na tayo po uli ay mag-elevate or mag-escalate sa higher alert level. Ang magiging kaibahan na lang po sa previous alert levels natin would be that ito pong ating tinitignan ngayon na pagpaplano for NAP 5 sa transition plan natin, tinitignan natin na kung magtutuloy-tuloy po na milder form ang nagiging sakit dito po sa ating bansa at sa buong mundo, atin na pong isi-shift ang ating pagpo-focus from the numbers to the utilization ng ating mga facilities specifically for severe and critical cases. The Octave Research Group is backing government's move to place NCR in the least stringent alert level. Dr. Guido David says the numbers, such as low infection and hospitalization rates, show the region is ready for the further easing of restrictions. We need this na rin eh. I mean, we have to balance public health and the economy. We have to be able to keep up with economic impact. And this is the one way of keeping up with the economic impact. We have to take some risks then.